mag-order na ako ng pagkain natin para makapangalian na tayo. Wika ni Angelo habang hawak niya ang cellphone niya. Nasa loob si Rian ng kwarto na tutulugan niya at inaayos ang kanyang mga gamit habang si Angelo naman ay nakaupo sa maliit na sofa na nakalagay malapit sa kama. Order? Pwede naman magluto na lang para makatipid, saad ng dalaga at naglakad palapit sa kama. Naupo siya sa kanto ng kama na nakaharap sa lalaki. Nakabuka ka ang hita nito at nakasandal sa maliit na sofa. Hawak nito ang cellphone at ang gwapo nitong tignan. Gwapo? Talaga pa, Lia? Kailan ka pa natutong tumingin sa gwapo? Aral muna bago lalaki ha, sabi ng isip ni Lia. Bakit naman ako magtitipid kung madami akong pera? Nakataas ang kilay ni Angelo at ibinaba ang cellphone. Akala ni Lia, ibang-iba na ito sa mga mayayaman. Pero mali pala siya. Aksayado rin ito tulad ng mga mayayaman. Basta-basta na lang tinatapon ang pera sa kung ano-anong bagay kung pwede namang makatipid. Kapag naghirap ka, mapapaisip ka na lang na mali palang nagwaldos ng pera kung pwede naman pala makatipid. Seryosong sambit ni Lia. Mas mahal kasi ang pagkain sa online. Mas mabuti pang kumain ka na lang ng lutong bahay. Masarap na at mura pa. Hindi naman pagwawaldas ang ginagawa ko. Gumagastos ako para sa pagkain mo. Sa pagkain natin, wika ni Angelo, napakabit-balikat na lang si Lia sa lalaki. Pera naman nito yan at hindi kanya. Bahala na nga ito sa buhay nito. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero hindi ako makikisalo sa'yo. Saad ng dalaga at tumayo sa kama. Tumayo rin ito sa sofa at agad na humara sa dinaraanan niya. Sa kaliwa sana siya dadaan, kaya lang hinarang pa rin siya nito. Kaya naman tumayo na lamang siya ng tuwid sa harapan nito. Ano bang gusto mo, Angelo? Mahinahon na tanong ni Lia sa kanya. Angelo? Ngayon mo lang binanggit ang pangalan ko. Nakangiting sambit ni Angelo. Biglang nagsitaasan ang balahibo ni Lia sa batok nang marinig niya ang tono ng boses nito. Ibang-iba yun kumpara sa normal na tono ng boses nito. Para bang may halong lambing ang boses nito. Lia, ano pa naman itong pinag-iisip mo? Dapat nag-iisip ka na lang ng isusulat mo para sa essay mo na ipapasa mo sa Lunes. May kailangan ka pa ba? Lalabas kasi ako saglit. Nauutal na sabi ng dalaga. Napangisi ito sa kanya. Bakit ba panay ang pag-autal mo? Hindi ba diretso ang dila mo? Tanong ni Angelo. Diretso to! Medyo pasigaw na sagot ni Lia at mabilis ang naglakad palayo sa lalaki. Eh bakit ka nauutal? Nakangisi pa rin ang tanong ito sa kanya. Ano naman kaya ang gusto nitong isagot niya? Namukha kasi itong anghel at sobrang gwapo nito kaya siya nauutal. Diyos ko naman. Medyo naiilang pa kasi ako sa'yo. Kahapon pa lang kasi tayo nagkakilala. Tapos, sobrang bait mo na sa akin. Pinatira mo pa ako dito sa bahay mo nang hindi ka man lang nagdadalawang isip. Pagpapaliwanag ni Lia sa kanya. Napatango-tango naman si Angelo at napahawak sa baba niya. Napatingin si Lia sa kamay nitong maugat, pababa sa bandang siko nito at muling tumaas sa braso nitong malaki. Malaki na, mamasal na, at hindi dahil mataba. Huwag ka nang mailang. Lahat naman ang nakikita ko na nag-upgradeado ay tinutulungan ko. Nakangiting wika ng binata. Napakamot si Lia sa batok niya at napatango na lang sa kanya. Dapat yun lang isipin niya. Mabait ito sa lahat, lalo na sa mga tulad niya na nag-agrabyado. Hindi dapat siya mag-isip ng iba maliban sa isa itong mayaman na matulungin. Oo, anghel na gwapo, mayaman na, matulungin sa lahat, maawaing binata. Sige, labas na muna ako, Angelo. Pagpapaalam ni Lia sa kanya. Palabas pa lang siya ng kwarto nang bigla nitong hinawakan ang siko niya. Napaharap ang dalaga sa binata at napataas ang dalawa niyang kilay. Saan ka naman pupunta? Magpapadala na ako ng pagkain para sa akin. Kaya huwag ka nang umalis, sad ni Angelo. Ano oras na rin?
at hindi ka pa yata kumakain. Dagdag pa nito, napatingas si Lee sa kaming nitong nakahawak sa siko niya. Para naman itong nakuryente at mabilis na binitawan ang siko niya. Napakamot ito sa buhok at napaiwas ng tingin sa kanya. Nahihiya ito. Si Michelangelo ay nahihiya dahil sa paghawak nito sa kanyang siko. Mabilis si Lea na makabasa ng reaksyon ng mga tao, kaya alam niya. Wala akong balak na makikain sa'yo. Sagutin mo na nga ang tirahan ko, tapos ililibre mo pa ako sa pagkain. Abusado ko naman na masyado yan, wika ng dalaga. Alam niyang mabait ito sa kanya dahil naawa ito sa kalagayan niya. Pero ayaw naman niyang abusuhin ang kabaitan nito. Tsaka na lang siguro siya makikikain sa binata kung walang-wala na talaga siya. Pero mayroon pa naman siyang pera at pwede pa siya makakain sa karinderya dyan sa tabi-tabi. Huwag ka na mahiya. Gusto ko lang naman ibigay ang mga natatanggap ko. Nakangiting wika ni Angelo. Okay lang talaga sa akin na o baka kaya ayaw mo makisabay sa akin. Dahil ayaw mo ng pagkain sa grab food? Masanay ka ba sa lutong bahay? Tanong ni Angelo sa dalaga. Angelo, hindi dahil doon kaya kita tinanggihan. E ano kung hindi yun ang dahilan? Pwede naman ako magpadala dito ng tagaluto para maipagluto ka ng lutong bahay na gusto mo. Nakangiting sampit nito. Suski noo, ganito pa talaga ito sa mga tinutulungan nito? Halos lahat gusto na nitong ibigay. Kahit hindi nga naman hinihingi, ang swerte naman ng mga tao na natutulungan na ni Michelangelo at isa na siya doon, naisip ng dalaga. Hindi mo na kailangan na, sige na Ria. Magpapadala na ako dito ng tagaluto para sabay na tayong kumain. Pamimilit ito sa kanya. Parang gusto na nga siya nitong hawakan ulit, kaya lang pinipigilan lang nito ang kamay nito. Diba gusto mong magtipid? Makakatipid tayo sa kuryente kung sabay tayong kakain sa dining room. Napatango na lamang si Ria sa binata bilang sagot. Ang hirap naman kasi tanggihan. Kung si Angelo ang mamimilit sa'yo, sino pa naman kasi ang kayang tumanggi sa ganyang klaseng lalaki? Mabait, matulungin, magalang, marespeto at malaanghel ang mukha. Ito na rin ang namimilit sa kanya. At ang kapal naman ang mukha niya kung magpapa-hard to get pa siya. E kakain lang naman sila. Payag ka na? Masayang-masaya na tanong nito sa kanya. Oo, pero wag mo nang papuntahin dito ang tagaluto mo. Saad ni Bia. Ha? E sino magluluto? Di naman ako marunong sa kusina. Wika ni Angelo. Ngayon alam na ni Ria kung bakit sa online lang ito bumibili ng pagkain dahil hindi ito marunong magluto. Ako na lang ang magluluto para sa atin. Nakangiting wika ng dalaga at nauna nang lumabas ng kwarto. Narinig niya naman ang mga yapak nito na nakasunod lang sa kanya. Tumiretso siya sa kusina ng penthouse nito. Kabisado niya na kasi ang buong bahay nito dahil inilibot siya nito dito kanina. Ano gusto mong ulamin natin? Tanong ni Ria. Kahit ano, naupo ito sa mataas na silya. Si Ria naman ay kumuha ng mga gagamitin na sangkap sa lulutuin niyang chicken curry. Inilabas niya na rin mula sa cabinet ang mga gamit na dapat gamitin sa pagluluto at nagsimula na. Nag-iisang oras ang lumipas hanggang sa matapos siya magluto at ilagay sa ibabaw na lamesa ang niluto niyang chicken curry. Pati na rin ang kanin. Nag-ayos na rin siya ng pinggan na para sa kanila ni Angelo. Kain ka na. Nakangiting wika niya matapos itong pagsandukan ng kanin sa plato nito at naupo na rin. Ang bango ha, mukhang masarap. Nakangiting wika ng binata. Pinanood ni Ria ito nang tikman nito ang luto niyang chicken curry. Ngumiti ito ng napakalawak at nag-thumbs up sa kanya. Ang sarap nga! Masayang sambit nito. Salamat. Sagot ng dalaga at kumain na rin. Noon pa man marunong na si Ria na magluto. Mag-isa lang kasi siya sa bahay. Kaya pinag-aralan niya ang mga gawaing bahay
lalo na ang pagluluto. Ayaw naman kasi yan lumaki na pulo pag-aaral lang ang alam sa buhay. Bigla naman nagring ang cellphone ni Angelo at sinagot nito nang hindi man lang umaalis sa harap ng dalaga. Yes? Hello? Tapos na? That's good. Sisimulan na ang plano na patayuan ng mga bahay ang squatter area. Huwag kang mag-alala, papasok ako bukas sa kumpanya. Sambit nito sa kausap nito. Kahit na sa cellphone lang ang kausapin nito, nakangiti pa rin. Kinakabahan tuloy si Rhea dahil baka biglang mag-stuck ang labi nito na nakangiti na lang habang buhay. Sa isang kumpanya ka pala nagtatrabaho, saan niya? Ang sabi kasi nito sa kanya, nang una silang magkita sa Makati University, isa itong architect. Tapos kanina naman ang sinabi nito, businessman ito. Ano ba talaga ang totoo? Actually, ang kumpanya ang nagtatrabaho para sa akin. Saad ng binata. Natigilan naman ang dalaga sa pagsubo sa pagkain niya at naibaba na lamang ang kutsara niya sa pinggan. Nakakaumay naman. Para siyang nawalan ng ganang kumain. Nang malaman niya na hindi lang mayaman ang kasabayan niyang kumain. Dahil mayaman na mayaman pala. Architect na may-ari ng kumpanya? Tanong ni Rhea para makasigurado. Oo, sagot ni Angelo. Hati kami ng kaibigan ko sa kumpanya, M&A Corporation. M&A? Michelangelo? Seryosong tanong ni Rhea. Sabi na nga ba't yung nasasabihin mo? Napatawa si Angelo ng malakas at uminom ng tubig. Hindi ni Rhea mapigilan na panoorin ito habang umiinom ng tubig kung paano gumalaw ang Adam's apple nito habang dumadaan sa lalamunan nito ang tubig na iniinom. Napalunok siya at nag-iwas agad ng tingin matapos itong uminom ng tubig. Matt and Angelo, ang ibig sabihin ng M&A Corporation. Matt kasi ang pangalan ng kaibigan ko, pagpapaliwanag ng pinata. May bakante ba sa kumpanya mo? Tagalinis lang ng banyo, okay na sa akin. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Part-time ganun. Sad ni Rhea. Napatulala naman ito sa kanya at hindi makapaniwala sa sinabi niya. May mali ba sa sinabi ko? Nagtatanong lang naman ako kung may bakante pa ha, nasabi ng dalaga. Okay lang kahit wala. Maghahanap na lang ako sa iba. Sad niya. At nagpatuloy na sa pagkain. Kahit na umay na siya. Idadaan niya na lang muna sa kain ngayon dahil bukas maghahanap na siya ng part-time niya. Kailangan ng dalaga na magdoble kayod. Dahil ayaw niya magtagal dito, hindi siya makahinga na maayos kapag mumingiti si Angelo. Di ba dapat nag-aaral ka lang? Bakit mo pa kailangan maghanap ng trabaho? Seryosong tanong ni Angelo sa kanya. Ngayon lang siya nito kinausap ng seryoso nito. Walang ngiti sa labi nito. Nawala ang pagkaanghel ng maamo nitong mukha. Kailangan ko lang talaga para naman magkaroon ako ng ipon. Sagot ni Rhea. Bibigyan na lang kita ng allowance kung ganun. Hindi na kailangan. Saad ng dalaga? Hindi niya na ito pinatapos sa pagsasalita. Ayaw niya ng tanggap lang ng tanggap. Lalo na kung pwede niya namang pagtrabahuhan. Napamaang si Angelo sa kanya. At saka ngumiti ng napakalawak. Mukhang desidido ka na talaga. Sige, bukas, punta ka sa kumpanya ko at bibigyan kita ng trabaho. Talaga? Maraming salamat kung ganun. Masayang wika ni Rhea. Hindi na siya mahihirapan na maghanap ng trabaho ngayon dahil bibigyan na siya nito. Ngayon lang ako nakakilala ng babae na katulad mo. Siguro mag-isa ka na lang sa buhay. Wika ni Angelo. Oo. Diretsong sagot ni Rhea at napatingin na lang sa pagkain niya. Namiss niya tuloy bigla ang kanyang mama. 10 taon na nang huli silang magkita ng kanyang mama. Sa video call na lang sila nag-uusap ngayon at minsan, isa sa isang buwan lang sila kung mag-usap dahil sa dami ng trabaho nito sa Amerika. Sorry. Nahihiyang sambit ni Angelo. Hindi ako nag-iingat sa sinasabi ko. Okay lang, buhay pa naman ang mama ko. Di pa naman siya patay. Natatawang sabi ni Rhea dahil baka ang iniisip nito
kaya wala siyang kasama sa buhay, ay dahil namatay na. Nasa Amerika lang talaga siya at nagtatrabaho. Napatawan naman si Angelo at pinagpatuloy na rin ang pagkain niya. Pinalibot ni Rhea ang tingin niya sa buong kusina at ngayon niya lang napansin na wala man lang itong kasama dito o picture nila ng pamilya nito. Eh ikaw, nasaan ang mga magulang mo? Tanong niya sa binata. Nasa Amerika rin, sagot ni Angelo. Tapos ikaw, nandito. Mag-isa? Mag-isa sa napakalaking penthouse? Yeah, maikling sagot nito at ramdam ni Rhea ang katamlayan sa boses nito. Parehas lang pala tayo. Mag-isa na sa buhay. Dahil malayo sa pamilya, sambit niya. Pero ngayon, hindi na ako mag-iisa, Rhea. Hindi na ako muling mag-iisa sa malaking bahay na ito. Dahil nandito ka na, saad ng binata. Sinuot ni Rhea ang salamin niya sa mata at bumangon sa kama na kanyang hinihigaan. Inayos niya ang kama na hinigaan at pumasok na sa banyo para makapag-ayos na. Bagong araw, panibagong buhay na naman. Linggo ngayon at ngayon niya rin balak na mag-apply ng trabaho sa kumpanya na pagmamay-ari ni Angelo. Kahit maliit na sweldo lang kada buwan, okay na sa kanya. Basta makaipon kahit papaano. Part-time lang rin naman ang balak niyang sunggaban. Pagkatapos niya maligo, agad siya nagbihis ng pinakamaayos yung damit. Sinuot niya ang nag-iisa niyang pantalon, pati na rin ang berdeng damit. Sinuklay niya ang hanggang balikat niyang buhok at kinuha na ang brown envelope na pinaglalagyan ng mga papeles niya. Sana naman maging maayos ang araw ko ngayon, sambit ng dalaga. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Balak niya sana magluto ng almusal para kay Angelo nang makita niya ang isang sulat na nakadikit sa ref. Maaga akong pumunta ng opisina. Kaya hindi nakita na sabay. Punta ka na lang doon para makapag-usap tayo tungkol sa trabaho mo, Angelo. Basa ni Rhea sa sulat na nakalagay sa ref. Alam niya naman na kung saan lugar ang kumpanya nito dahil sinabi na nito sa kanya kagabi. Hindi na lang pala ako kakain. Pagkausap ng dalaga sa sarili, nakakahiya naman kasi kung magluluto siya. Tapos, siya lang naman pala ang kakain. Wala naman siyang ambag sa mga pagkain dito, kahit piso. Lumabas na siya ng penthouse ni Angelo at sumakay sa elevator na sinakyan nila kahapon. Pagbukas ng elevator, agad niyang nakuha ang atensyon ng mga tao. Kitang-kita ang pagtataka sa mga mata nila na makita nila siyang lumabas ng elevator. Hindi niya nalang pinansin dahil alam niya naman na puro panguhusga lang ang tingin na yun. Wala nang bago. Paglabas ni Rhea ay agad siyang naglakad papunta sa sasakyan. Medyo may kalayuan ng kumpanya ni Angelo sa penthouse nito, kaya kailangan niya pang sumakay ng bus. May humintong bus sa harapan niya at agad siyang nakipag-unahan na sumakay sa bus. Kung hindi ka makikipag-unahan, sigurado mapag-iiwanan ka. Naupo siya sa pinakaunahan para mabilis siyang makalabas. Nagbayad siya ng pamasahe at napatingin na lamang sa traffic dito sa Makati. Ilang minuto ang nakalipas hanggang sa matanaw niya na ang mataas sa kumpanya ni Angelo na may nakasulat na M&A. Bumaba na siya ng bus at agad na naglakad papunta doon. Bawal ang pulubi dito. Agad na sambit na security guard. Malayo pa si Rhea sa pintuan ng kumpanya nila pero pulubi na agad ang tawag nila sa kanya. Mag-a-apply ako. Seryosong wika ni Rhea. Anong apply-apply ka dyan? Matagal nang tapos ang hiding. Natatawang sambit ng lalaking security guard na nasa bandang kanan. Si Angelo mismo ang nagpapunta sa akin dito. Plangkong wika niya. Sabay naman na napatawa ang dalawang security guard. Tawang-tawa sila at napahawak pa sa tiyan nila. Si boss, niloloko mo ba kami? Tanong ng isa pang security guard na nakatayo sa kaliwa. Kung pinapapunta ka dito ni boss, bakit hindi mo siya kasama? Tsaka na sanang iba mong kasama? Dapat madami kayo. Kasi isang bagsakan lang kung magbigay ng trabaho si boss sa mga tulad nyo.
Pinapapunta niya talaga ako dito. Hindi lang kami nagkasabay dahil maaga siyang nakumis. Hindi mo kami mabubudod sa ganyan mo. Ilang beses na naming narinig yan. Pero magnanakaw lang pala. Nakangising sambit ng security guard na nakatayo sa kaliwa. Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Grabe talaga ang mga tao kung makapanghusga. Sa panlabas ka lang tinitignan at pwede ka na agad nilang husgahan. Hindi ka man lang kinikilala ng buo. Tapos porket ganito kaluma ang suot niya, mukha na agad siyang pulubi. Bagong ligo pa naman siya tapos pulubi daw. Umalis ka na nga dito at baka matakot pa ang mga empleyado ng kumpanya. Pagtataboy nila sa kanya, hindi ako aalis. Dito lang ako. Wika ni Rhea. Hihintayin niya na lang si Angelo na lumabas para makausap ito. Ipapamukha niya talaga sa dalawang tao na to na mali sila ng hinuskahan. Umalis ka na kung ayaw mo pang ipapulis ka pa namin dito. Naiinis na sambit na security guard. Hindi niya ito pinakinggan at nagbingi-bingihan na lamang. Bakit niya sila pakikinggan? Sino pa sila? Pinapakain ba nila siya? Pinag-aaral? Binibigyan ng pera? Hindi naman. Kaya hindi niya sila susundin. Aba, makulit ka pa talaga? Hindi na nakapagpigil ang isang security guard at hinawakan na ang siko ni Rhea at kinaladkad siya palayo sa pinto ng kumpanya. Aray! Nasasaktan ako! Hindi naman ako gagawa ng gulo. Trabaho lang ang pinunta ko dito. Asik ni Rhea, pero hindi siya nito pinakinggan. At patuloy lang ito sa pagkaladkad sa kanya. Bawal ang basura dito. Itinulak siya nito sa lupa. At agad si Rhea na napaigig dahil sa sakit na balakang at siko niya. Tumalikod na sa kanya security guard at bumalik na sa kanina nitong pwesto. Napatingin siya sa kanyang siko na nagdudugo. Napatayo siya sa lupa at pinagpag ang pwetan niya. Sinamaan niya ng tingin ang mga security guard. Ang sasama pala ng ugali ng mga natatrabaho dito. Saad nga, maglalakad na sana si Rhea paalis nang bigla may humintong sasakyan sa harapan niya. Mabilis na lumabas mula doon si Angelo at agad na lumapit sa kanya. Rhea! Susunduin pa lang sana kita sa penthouse pero... Hindi nito natuloy ang sasabihin nito nang dumako ang tingin nito sa kanyang siko na dumudugo. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagdudugo ang siko mo? Nag-aalalang tanong ni Angelo sa kanya. Marahan itong hinawakan ang siko niya at naglabas ang panyo para punasan to. Hindi ni Rhea maiwasan na magpatulala habang pinapanood ito na pinupunasan ang nagdudugo niya sugat. Na paano ka ba? Okay ka lang ba? Parang walang pumapasok sa isip ng dalaga at nakatulala pa rin siya sa malaanghel nitong mukha. Diyos ko, pag-aaral lang ang gusto kong pagtuunan ng pansin at hindi ang lalaking to o kahit sinong lalaki man, nasabi niya. Rhea, sigaw ni Angelo. Ha? Lutang na sambit ng dalaga. Tinatanong kita kung na paano ka. Bakit nagdudugo ang siko mo? Tanong nito. Pumalik naman si Rhea sa tamang pag-iisip at napalingon sa mga security guard. Nagulat na gulat habang nakatingin sa pwesto nila. Masama ang tingin niya sa mga security guard habang ang dalawa naman at parang aso na umamo. Yung security guard, turo ni Rhea sa lalaking kumaladkad sa kanya. Siya ang may gawa nito sa akin. Hindi kasi sila naniwala na pinapunta mo ko dito. Seryosong wika ni Rhea. Napailing si Angelo at naglakad sila palapit sa mga security guard. Nakahawak pa rin siya sa siko ng dalaga, pero may pagitan naman ang balat nila. May nakaharang sa panyo sa siko ni Rhea at palad niya. Ano ginawa niyo sa kanya? Tanong ni Angelo. Hindi galit ang boses niya at hindi din masaya dahil napakalamig nito. Parang nawala bigla ang pagkaanghel niya. Sorry boss, kala po kasi namin budol lang. Nakayukong sambit ng security guard na kumaladkad sa dalaga. Di ba sinabi ko sa inyo na huwag basta-basta manguhusga? Okay ang mag-ingat, pero huwag naman kayong sumobra, sambit ni Angelo. Kung ganyan kayo ng ganyan, paano na lang yung ibang tao na inosente talaga at wala namang ginagawang masama? Ang lalim nun, para bang may pinanguhugutan nito. Sorry po ulit,
sabay na sabit nila. Ayoko na lang na mauulit ito. Dahil sa ginawa niyo, may nasaktan pa, sabit ni Angelo, at hinila na si Dea papasok sa loob ng kumpanya. Marahan lang ang pagkakahila nito sa dalaga na para bang inalalayan si Dea. Hindi nito binibitawan ang siko niya. Kahit na napapatingin na sa kanila ang mga ibang empleyado dito, napalingon si Dea sa dalawang security guard na hanggang ngayon ay may trabaho pa rin. Ibang-iba talaga si Angelo sa lahat ng mga mayayaman dahil hindi ito basta-basta na nagtatanggal ng empleyado kahit na may mali na itong ginawa. Ang iba kasi mga matataas na boss dyan ay basta-basta na lang nagtatanggal ng empleyado. Hindi nga tuloy mapigilan ang sarili niya na mapahanga sa binata. Pumasok sila sa infirmary ng kumpanya nito. Inupo siya nito sa kama at pinapanood niya lang ito habang kinukuha ang first aid kit. Inilapag nito ang first aid kit at tinupi ang manggas na polo nito hanggang siko. Naupo ito sa stool na nasa harap niya bago umpisahan gamutin ang sugat niya. Masakit ba? Tanong ni Angelo sa kanya habang dinadampian ng bulak na may betadine ang kanyang siko. Hindi naman, sagot ni Dea. Hinipan nito ang siko niya tuwing dadampian ng sugat niya ng bulak. Lahat pa ng tinulungan nito ay ganito din nito. Kasi kung oo, sigurado siya nagkagusto na sila kay Angelo. Grabe naman kasi kung mag-alala. May iba ka pa bang sugat? O kaya naman, may masakit pa sa'yo? Tanong nito. Habang nilalagyan nito ng ghost pad ang sugat niya, wala na, sagot niya. Kahit na ang totoo ay masakit ang puwet niya. Nakakahiya naman kasing sabihin sa binata na masakit ang puwet niya. Ang awkward nun para sa kanya dahil babae siya. Sigurado ka ba? Sabihin mo lang kung saan pa masakit para magawan ko agad ng paraan, Dea. Wika ni Angelo. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. At sana'y muli nga po akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.